Hi cat lovers, nag-iisip din ba kayong bumili ng cat carrier? At iniisip niyo rin ba kung magugustuhan ba ng pusa niyo o masasayang lang ba ang pera niyo sa pagbili nito? Ito ang magiging itsura ng pusa niyo na ini-expect niyo pag nakabili kayo ng cat carrier. So tinry namin sa aming mga pusa. First, si Jelly Boy. So at first, ang aming observation sa cat carrier is maluwang siya. So, kailangan ko siyang tahiin pa siguro ito para lang magsikip sa leeg ng pusa. Kasi may tendency na magsasag yung ulo nila. So, mas maganda na medyo masikip siya. So, yung sa amin, maliit kasi yung pusa namin, nagsasag siya. So, plano ko siyang tahiin para medyo sumikip siya. Di masyadong recommended kung ganito pa kaliit yung pusa kasi magalaw pa sila. So, tinry ko ulit sa ibang pusa, si Brutus. Medyo nahihirapan din akong ipasok siya. Pero katagalan, masasanay rin naman sila. So, ayan. May lusutan ng tail, paa at saka kamay. So, i-position nyo lang ng maayos kasi pag hindi nakaposition ng maayos, may tendency na kaya nilang mag-jump dyan sa carrier. Pero, pag nalagay nyo sila ng maayos, okay naman talaga yung position nila. Comfortable naman at saka kailangan nyo lang siyang tayihin pag kitten pa yung ilalagay ninyo. So, ayan. Na-try ko na rin pala siyang dalhin habang nagmumotor ako. Kailangan nyo lang na ingat kasi hindi pa sila sanay. So, ayan. So, 100% approved. Kaya niyang bit-bitin ang pusa. Alalay lang sa kamay kasi baka masakal ang pusa natin. Bye-bye! Brutus!